Raya, anong sabi ng ilang magulang sa bagong patakaran dyan sa Dolomite Beach? Nako Bernadette, nagulat ang karamihang mga magulang na may kasama nga mga bata na may edad 11 years old pababa. Dahil simula nga kaninang umaga ay hindi na sila pinayagang makapasok dito sa Dolomite Beach. Lilimitahan na rin sa 4,000 hanggang 5,000 na lang ang papapasukin dito sa Dolomite Beach o tuwing weekend, yan ang ipatutupad. Nainis ang ilang mga magulang nang malamang hindi na pala pwedeng pumasok ang mga batang anak nila sa Manila Baywalk Dolomite Beach ngayong araw. Maraming bata ang hinarang sa entrance. Hindi ko namin alam na kailangan ng ID ng bata. Simula kasi ngayong araw, ipinagbawal na ng DENR ang pagpasok sa Dolomite Beach ng mga batang edad 11 years old pababa matapos ang pagdagsa ng mga tao sa beach nitong weekend. Nilapitan ng mga pulis ang pamilyang ito na nakapasok na sa beach para itanong ang edad ng kasama nilang bata. Nag-enjoy kami sightseeing there. Aba, bigla kami nilapitan. Bawal daw. Sana, doon pala sa bungad, sinabi na nila sa akin upon approaching na ganyan, ganito. And then tinitingnan ko kung meron sila nakalagay na ganun, bawal, bawal, ganun. Wala naman nakalagay doon. Hindi na namin na-enjoy. Killjoy na. Hindi kailangan na magpresenta ng ID ang mga bata, pero umaapila ang DNR sa mga magulang na tiyaking ang isasamang bata ay nasa 12 pataas na ang edad. Consistent with the IAT protocols, we followed our yung determination of the age based on the availability ng vaccination natin. Kung mapapansin nyo, ang the government has already implemented the vaccination of 12 years old and above. Wala pa yung 12 years old below. Maglalaan na rin ng special lane at lugar para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis. Isasara naman sa panahon ng undas ang Dolomite Beach mula October 29 hanggang November 3. Tuwing Biyernes, sarado ito sa publiko para sa maintenance work. Kinumpirma rin ng DNR na pumalo sa mahigit 121,000 ang dumagsa sa Dolomite Beach noong Linggo, kaya lilimitahan na sa 4,000 hanggang 5,000 na lang tuwing weekend ang mga papapasukin sa limitadong oras. Simula naman sa susunod na Linggo, ipapatupad din ang rotational at cinema approach. For example, we'll be opening up the Dolomite area at 5:30. They'll be given 2 hours to stay there and enjoy the scenery at saka yung area. And then after 2 hours, they leave. We will be asking them to leave, and then we will be given time to prepare again the area for 1 hour. And then we're ready to accept another batch. Aminado ang DNR na nagulat sila at hindi nila inasahan ang pagdagsa ng napakaraming tao. Mahirap din anilang ipatupad ang contact tracing sa Dolomite Beach dahil sa dami ng mga namamasyal, kaya umaapila sila sa publiko na istriktong sumunod sa safety protocols. Hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi po tayo nagkulang ng kaunti, pero naagapan po. Hinamon naman ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang National Task Force on COVID-19 na sampahan ng reklamo ang DNR dahil sa pagdagsa ng maraming tao sa Dolomite Beach habang may pandemya pa. Giit niya, nasa jurisdiksyon ng national government ang Dolomite Beach. Eh sila nagpapatupad, sila rin ang lumalabag. Ipinapaubaya ito ng Malacañang sa DILG. Hinahayaan na po namin yan sa DILG, no? At sa ating kapulisan, no? Kasama na po ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Bernadette, pag-aaralan ng DNR kung magiging epektibo ba ang mga bagong panuntunan o kung isasara na lang mula nila o isasara na muna nila uli ang Dolomite Beach. Bernadette. Maraming salamat, Raya Kapulong.